Grabe, te, sagana. Only in cloud cakes. Ako hindi ako nagpapalaman ng ganyang kataas. Ha? Hindi ako nagpapalaman ng ganyang kataas. Actually, Mon? Kulang pa? Oo. Oo? Oo. Ang nipis. Totoo? Oo. Okay lang? Eh di okay lang. Dagdagan natin. So ayan, nandito na daw si Antilo sa labas. Ayan. Sa wakas. Gumo, babay. Oo, oh, diba? Magja-jacket lang ako. Tapos eto na nga, syempre nag-jacket tayo kasi malamig sa labas, 'di ba? Tsaka nagsombrero na nga lang ako para hindi na ako mag-hairnet. Tinalian ko na lang yung buhok natin. Tapos syempre, wag nating kakalimutan yung paper bag natin kasi nandiyan yung mga tools natin, tapos yung apron natin. Syempre, pag mga ganitong matagal na tayuan, kailangan naka-rubber shoes ka talaga dito. Kaya ito na nga lang yung sinuot ko, yung superstar natin, 'di ba? Tapos tumatakbo na nga ako dito kasi nandiyan na si Ate Lo, nag-aantay na. Grabe, ang bilas. Solo. Hello, hello. Ate Lu, in the house, sa wakas. Nagsama na ulit. Ang malulupet. Siyempre, pag mga ganitong bakbakan pag gabi, tapos mga puyatan, kailangan natin dito ng kape. Regular, double-double. Sorry, just a regular double-double, medium, please. Medium, regular, double-double? Yeah, and another medium, regular. And then a medium, regular? Yeah. That's all. Awesome, that'll be $385 at the window, and you have a lovely night. Do you want anything else? No. Okay, thank you. Yo. Let's go. Tapos syempre wala nang mahabang biyahe, nandito na agad tayo kasi baka mainip na naman kayo, puro biyahe lang yung ipakita ko sa inyo. Tapos ayan na nga, nandito na nga tayo. Iniisip ko nga, hindi kaya manibago tayo kasi syempre ang tagal na natin hindi nakakagawa ng cake. Pero okay lang kasi malupit naman tong kasama natin. Walang kakaba-kaba to. Pasok. Ayun. Ayun, mahal. Shout out. Shoutout agad. Busy si Mahal. Busy. Tapos eto nga, binabalang natin yung paper bag natin. Tapos nag-apron na agad tayo. Siyempre, baka sabihin magpetix lang tayo dito. Kailangan hatawan din natin kaagad. Tapos pinakita na nga sa akin ni Antilo yung mga order nila dito. Parang napagod agad ako. Napakadami. Eto nga daw yung para bukas. Pagdating nga natin dito, nakabake na yung mga cake, kaya gagawin na lang talaga natin. Kung gusto niya palang matuto ng paggawa ng cake, yung mga bago dyan, meron palang tutorial si Antilo sa YouTube channel niya, pwede niyong puntahan. Balik, kung gagawa pala kayo ng mga fondant cake, huwag kayong gagamit ng chiffon cake kasi sigurado nga babagsak yung cake niyo. Kasi nung nakaraang birthday ng pamangkin ko, ginawan ko siya ng cake dito kay Antilo. Ang ginamit ko yung chiffon cake, talaga nag-alon-alon yung cake niya sa gilid, kaya mas maganda tong ngayon, sponge cake. Medyo dahan-dahan nga tayo dito kasi freshly baked to, baka mabali pa natin to. Sa totoo lang, mas maganda sana kung i-overnight muna sa freezer to, kaya lang syempre rush tayo dito, napakadaming order, wala na tayong time sa mga ganyan-ganyan, kailangan na may diskarte ka rin. Eto nga pala yung cake natin sa baba, tatlong layer nga siya ng chocolate, medyo mataas nga siya sa tunay na design niya, pero eto daw yung gusto ng customer. Syempre ang masusunod yan yung customer, alam naman ikaw na naman yung masusunod. Tapos kumuha na nga tayo dito ng cake board kasi gagamit tayo ng wala na cake board niya kasi dalawang board ang gagamitin natin. Ha? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Puro board yung sinasabi ko. Pero syempre hindi niyo maiintindihan yan kasi napadaan lang naman kayo dito sa page natin. Hindi naman talaga kayo nagbe-bake. Pero steady ka lang diyan para may matutunan ka naman kahit papaano, 'di ba? Hindi yung kung ano-anong vlog ang pinapanood mo diyan. Tapos eto naman yung gagamitin nating dowel para pag pinatong natin yung pangalawang cake niya sa taas, hindi siya babagsak. Pero syempre higup-higup muna tayo dito ng kape kasi si Antilo talagang 24 hours na yata itong gising dito, ha? Pero lumalaban pa rin. Bali, gumagawa na nga pala dito si Antilo ng buttercream kasi ito yung ipapalaman natin dun sa chocolate. Syempre, lalagyan pa yun ng chocolate ganache para maging chocolate din siya. Diba? Pag chocolate ang cake, chocolate din yung palaman. Tapos para hindi madulas yung cake natin, kailangan nating lagyan nito. Naku, sa amin nga, basahan lang yung ginagamit ko dito. Kaya nga nasasabihan tayong dugyot kasi may basahan daw sa ilalim ng cake, ha? Pero okay lang kasi expect mo na mga Pilipino malilinis talaga yan. Lalo yung iba, mga perfectionist pa talaga. Technique, nilalagyan ko sa gilid para pag naglagay ka ng another filling.
Oo, oo. Dalawa kasi ang layers. Oh, sige, sige. Buttercream tsaka whip. Oo. Sige. Oo. Buti pinaalala mo, ate. Di, ganun talaga dapat. Tapos eto naman, whipping cream siya na may Oreo. O diba, walang katipid-tipid dito sa Oreo. Cookies and cream na cookies and cream talaga siya. Bali, dalawang klase pa lang palaman nito. Isang buttercream, tapos isang whipping cream. Akalain nyo yun? Napakakapal ng palaman niya. Tapos buti na lang talaga, nireview yung resibo. Kasi cookies and cream din pala yung buttercream. Hindi pala siya chocolate. Pero magagamit pa naman daw yung ginawa nating chocolate buttercream kanina. Kaya importante talaga nagdo-double check ng mga resibo nyo bago nyo umpisahan yung cake, kasi kung sakali, wala na, hindi na muna yun mauulit kasi nasa loob na siya ng cake. Bali, nilalagyan pala natin yan dyan ng buttercream sa gilid para hindi lumabas yung whipping cream niya. Kasi yung whipping cream malambot, di ba? Kaya kailangan nating lagyan ng buttercream kasi yung buttercream tumitigas sa lamig. Parang yan na yung pinakabakod niya. Yan. Perfect na yan, okay? Pag ikaw ang nagtimpla, ano na yan? Iba talaga pag cloud cakes. Okay na? Parang matabang, te. Matabang? Kasi kailangan ko kasi o maano lang ang ano po. Si Ate Lo talaga, matindi ang tiwala sa panlasa natin na hindi niya alam, nagpapanggap lang tayo dito. Kaya dinagdagan niya talaga ng asukal yung timpla niya. Pero sa totoo lang, perfect na yon. Pero may natuklasan ako dito, ang sikreto sa kanila. Isasabi ko sa inyo, pero huwag niyong sasabihin na sinabi ko, ha? Depende pala sa lahi ng customer ang timpla ng palaman niya. Iba ang timpla ng Indiano, iba rin ang timpla ng mga Aprikano, tapos iba rin ang timpla ng mga Pilipino, iba rin ang timpla ng Canadian. Mindset na mindset talaga dito ang Cloud Cakes by Auntie Lo. Kaya hindi kayo magtataka, marami siyang order, tsaka hindi lang Pilipino ang nag-order sa kanya. Mas marami pa nga ang ibang lahi. Tapos eto na nga yung whipping cream, dinadagdagan pa natin siya ng Oreo kasi yung una kasi yung pino ang nilagay natin. Eto naman yung mga biyak-biyak lang para unang kagat palaman agad. Dagdagan ko pati ano? Ha? Okay na. Pero kulang pa. Ay, kulang. Kaya nga, ubusin ko na. Perfect eh. Grabe, sagana sa palaman. Grabe, te, sagana. Sagana. Only in cloud cakes. Ako hindi ako nagpapalaman ng ganyang kataas. Hindi ako nagpapalaman ng ganyang kataas. Kulang pa? Oo. Totoo? Oo. Ang nipis. Totoo? Okay lang. Eh di okay lang. Dagdagan natin. Dagdagan ka lang. Pangti. Sige, sige. Eh di, lagyan ko muna titin ng butter dito. Ah, oh, sige, sige. Para hindi siya dumulas. Ay, di, okay lang. Actually, maano mo siguro. Ewan ko. Sige. Sige. Ganyan. Parang ganyan lang. Yan. Wow. Grabe. Oo. Kasi two layers, pag kinatila, makikita buttercream, tapos whipped cream. Medyo ano lang siya, scary sa fondant. Ay, oo nga pala fondant to! Pero okay na yan, okay lang. Okay lang. Kasi tinignan ko yung taas niya, hindi naman siya ganun kataas yung ano eh, yung design. Oo, hindi naman. So, are you okay? Okay na yan. Sige. Dagdagan ko lang ng ano. Yeah, yeah. Sige. Regular mo kasi yan eh. Alam niya ang palaman namin. Pero since magpapo, okay lang, accept ako na yun. Magpapandal tayo.
Ayan. Okay. Yan. Grabe. Tapos eto na nga, ilalagay na natin yung panghuling cake natin. Medyo kinakabahan nga talaga ako dito kasi napakakapal ng palaman niya. Pero syempre, ang masusunod dito si Antilo, ha? Kaya nga Cloud Cakes by Antilo, hindi naman Cloud Cakes by Momon TV. Pero for sure ako, binabalik-balikan tong cake niya dito dahil dito sa mga ganitong palaman niya, di ba? Mga hindi tinitipid. Tapos syempre, hanggang dito na lang ang video natin kasi masyado nang mahaba. Abangan nyo na lang yung part 2 kasi mukhang pasmado yung kilikili natin dito. Buti na lang hindi. Buti na lang, saved by Raymond. Yeah. Ayan. Saved by kung hindi, hanggang bukas pa kami. Mickey Mouse ang gusto niya nun. Alin po? Mickey Mouse ang ito. Alam niya, totoo? Oo, para doon. Totoo? Pero gusto niya style Mickey Mouse to? Oo. Baliktad. Baliktad. Dito na, okay na yan. Okay. Hindi, dito na lang. Isa ganito, tapos dalawang ano sa taas. Ayun, okay na yan, Ten. Sige, ma-start ako dito. Dito, oo. Sige. Hindi lang sa...